Mainit na usapin sa sesyon ng Puerto Princesa City Council kaninang umaga ang mga pumalpak na kontraktor sa lungsod. Kabilang dito ang 10 milyong pisong sobrang bayad sa isang kontraktor na unang gumawa ng public market sa Barangay Matahimik. Kinwestiyon ni Councilor Edgen Damasco kung bakit nakapagbayad na ang syudad sa kontraktor kahit hindi pa nila natatapos sa mga dapat nilang gawin. Paano po, ano pong dahilan? Bakit nagkaroon ng overpayment? Gusto naming maliwanagan, bakit nagkaroon po ng overpayment? Aminado ang City Engineering Office na nakapagbigay na ng 10 milyon. Pero depensa nila, nasa kontrata na kinakailangan na maibigay ang mobilization fund o paunang bayad. Di ba ni po, ang proseso po ganito, kapan, yun pong contractor ay meron siyang initial 15% mobilization doon sa 15% mobilization. And then, yun pong 15% mobilization while construction, nare-reduce po yun pag nag-billing yung, pag nag-bill yung contractor, nare-reduce siya, ang tawag doon ay recoupment, equivalent to the total accomplishment. Pati ang City Legal Office, tinanong ko ano ang nangyari sa kanilang investigasyon. Madam Presiding, pwede po nating matanong yung ating representante mula sa City Legal? Kung may ginawa na ba silang aksyon? Tungkol po dun sa na-endorse namin, ang nare-recall ko po, it's not about the overpayment, but it's just merely to investigate on the termination of the contract with the previous contractor po. But hindi po na-specify na yung pinapa-investigate is relating to the alleged overpayment. Pero ayon sa City Legal Office, hindi kasama sa kanilang investigasyon kung bakit nagkaroon ng overpayment. Tanging ang pag-iimbestiga lang umano sa kapasidad ng kontraktor ang kanilang ginawa. Kasi po, Madam Presiding Officer, hindi pa pala tapos yung investigasyon, pero nagkaroon na ng rebidding. Paano nangyari yun? Yun ang gusto kong malaman. At nakuha na ng GS Max Construction, yun pong kontrata. Dito na kunwestiyon ni Damasco kung bakit na-award na sa GS Max Construction ang pagpapatuloy ng proyekto. Hindi pa raw kasi natatapos ang investigasyon sa Matahimik Public Market. Okay, ilagay na lang namin sa warehouses na after the demand letter na ilagay lang sa kolatilya doon sa one of the warehouses, no? For purposes of giving authority to the city mayor to file a complaint against the previous contractor. So with that, Madam Presiding Officer, I move that we authorize the City Mayor to file a complaint against the previous contractor. I do not know the name of the contractor for purposes of collecting the overpayment made by the city government. Para tapos na po tayo sa issue na to, Madam Presiding Officer. Inihain naman ni Councilor Nisario Awat ang resolusyon na humihiling kay Mayor Lucilo Byron na gumawa ng karampatang aksyon para mabawi ang overpayment ng city government sa kontraktor. El Bilioncio, Futuristic Trading, Lia and Sons Trading, El Bilioncio, pinakamarami dito, AB Villaos Trading Construction, Lia and Sons Trading Construction, 1230 Construction. Engineer, ito ba na blacklist na itong mga nasa listahan na ito, lalo na yung mga hindi pa nag-remove and replace? Bukod dito, ay tinukoy rin ng mga kontraktor na bigong maisaayos ang kanilang mga proyekto. Nakaramihan ay mga kalsada na substandard ang pagkakagawa. Marami umanong kontraktor ang pumalpak at hindi pa sumusunod sa utos ng city government. Pero kung wala tayong gagawing aksyon laban dito, matitiway na lang yung mahigit 100 million na binadget ng city government dito sa isang kalsada na tila nadaanan ng lindol. Information, ma-verify lang po. Among, for example, among the 25 contractors, sino po dyan yung mga nag-comply? Para dun sa matigas po talaga yung ulo, i-prepare na po lahat ng mga proper documentation from the city engineering and then endorse it to the city legal office. Then we will file a case po. Kaya babala ni Damasco, kakasuhan na ang mga kontraktor para mabigyan ng leksyon. Humingi na rin ang city legal office ng kopya ng mga kontraktor na pumalpak. Babala ng sangguniang panlungsod na seryoso sila sa paghahain ng kaso dahil malaking pera na umano ng mamamayan ng Puerto Princesa ang nasasayang sa mga pumalpak na proyekto. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.